mananalo ko ngayon. Pero I have feeling daw na mananalo kami. Because the way we practice ahead of the other teams, 3 weeks or 1 month, nakita ko yung mga boys na they're willing to change their attitude than the last conference. And after the 3 weeks practice, we had a good comp. No, para maging bonding namin sa mga rookies. So maganda yung naging outcome. Now, going to this game, I told the boys before the start of the game, so, if we apply the 3 weeks practice and the 1 week pump, we have a chance to win this game. So ito ngayon nangyari, nanalo kami. So really proud of my boys, they played well, and good credit to all my players, the veterans, and the step up of CJ in the second half. Talagang pinupush ko siya eh. Kasi he's very tight kung una, talaga nangigigay. Pero I told him, lahat ng kumpiyansa ko bibigay ko sa'yo. Basta bring your team, even though you're rookie. Sabi ko, dalhin mo yung team na to. Kasi kilala ko yung bata, sa amateur siya. Nakikita ko na siya sa LPU. Then, I'm really happy we win this game. Dahil lahat talaga gusto manalo. Sabi mo kay Jackson Jackson, siyempre, I know the guy from the start. Medyo struggled siya before. Pero kalabang ko yan, salid ako sa squad and ask ko eh. So it's a very hardworking guy. It's like King Grace, di ba? Sabi ko nga, I need energy in my team. In his position, in CJ position, in point guard position, every position, kailangan meron akong ganun. Kaya, for now, noong first half, we're struggling na lang. Medyo nakakaroon ng konting sisihan. Pero to the guys, it's only first half. We have 24 minutes to change our attitude. We're leading 10 points. Why we lead 10 points? Because of the patience and the play defense. And we have to run the ball. So they realize na yun nga ipapanalo ng second half. So yun yung lumabas na lang. Coach, yung ibang rookies namin, si Calvot, si Tom, how about their performance? Siyempre, Calvo, talagang, ganun din siya sabi ko sa kanya, he's my starting point guard. But it doesn't mean he's my starting point guard. Tapos sa mga laro, siyempre, the Red Celta came out, and then they rin yung Red Celta. But in the end, napagod si Red, I put Calvo again, siyempre, yung kahit rookie sila, yung kumpiyansa ko nasa kanila. I don't treat him like a rookie, kasi I went there before in my career, when you say rookie, maliibago, pati na play ni Alaska before, Coach Steve Paul told me, pag naglaro ko, even 5 minutes, give my best inside, give the positive thing inside. Oundo is a defender. When Pistons came in, kailangan ko sa defense. Kasi siyempre, there's two Twin Towers in San Miguel Field. We're just lucky na nanalo kami yun. Nanalo kami yun. Sana ito yung magbigay ng confidence sa amin. We have another 10 more games. Sana ito yung nakapagdala sa amin sa quarterfinals. We're looking forward sa quarterfinals. How confident are you na ma-sustain itong first game mo? Yeah, katulad yung sinabi ko, this is a big fish. This is San Miguel Beer. This is a championship team. Nakuha namin ito, malaking bagay sa mga bata. Malaking bagay yung kumpiyasa sa kanila. Kasi kung hindi kami pinala dito, siyempre, tao lang yung mga yan. Siyempre, magiging down yung ano. Yung pinakamahirap sa coaches, i-leap up po sila sa talo. Diba? Yung challenge namin. But luckily, panalo kami, so it's easy to lead up again for the next game versus Phoenix this Wednesday. Hopefully, we can play better, we practice hard. I know Phoenix, I know Coach Alas from Letran, I know him. From Alab, he's my head coach. Alam ko pa paano siya doon. Coach, kanina po ba kung ilalagay niya si Corpus niya siya yung babatay ng Junmar? Wala. Si Junmar is para for JR talaga. Kasi si Dyip, no? It's a JR, it's a veteran. So sabi ko na JR, kailangan you have to push yourself, right? Ipulak mo si Pajardo. Pero the way the practicing si JR, kala napakasipag, dahil niya tangay makabata siya yung sayo. We have extra workout. So I give credit to JR to defend Junmar. Oh yeah. Great. Coach, you want to give it back?